tingin ko kaya. Ang lakas eh. Oops. Ano, 80 agad. Oh, konti na lang. Oops. Kaya. Kaya. Oo. Parang lalagpas pa. Oo. Tingin ko parang ano, nag 100 plus. Lumagpas siya eh. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga ka-2Wheels. Welcome na naman sa ating another video. So nandito tayo sa gitna ng bypass para i-short review ang napaka-cute na scooter na to, Yamaha Mio Gear S. So ito na yung kanyang top of the line. Dalawa lang naman to, isang standard and isang S. So ang gagawin natin dito guys, as in, short review lang. So umpisa na natin sa kanyang engine. So 125cc 4-stroke single overhead cam. So hindi siya liquid cooled guys, air cooled siya. Air cooled means wala siyang radiator. So kung gagamitin niyo to sa long ride, siguro pwede naman, pero alalay lang, 'wag masyadong mapiga. And kung pipiga ka, siguro mga 80 to 100 kilometers kapag nakatakbo ka na ng ganun, medyo ipahinga mo muna siya para iwas abirya na rin. Maximum power niya is 9.3 horsepower and ang kanyang maximum torque is 9.6 newton meter of torque. So bagong-bago lang tong Yamaha gear na to, I mean Mio gear. So big shout out sa may-ari nito. Maraming salamat. Itago na lang natin sa pangalang Cronel Binuya. Thank you sa pagpapahiram ng iyong motor. So ganda ng upuan nyo. Parang ganito rin yung aking Aerox. Ma-share ko lang guys, yung gantong upuan, na-experience ko kasi nung nabasa sa ulan yung aking Aerox. Kusa siyang natuyo eh. Kahit di ko na siya pinunasan, natuyo siyang kusa. Siguro ito yung bagong ano ng Yamaha ngayon. Parang kailan ko lang din to nakita eh. So ito ang kanyang dash. As in, puro analog siya. Di mo, bagong-bago. 77 pa lang yung tinakbo. So ang kanyang fuel gauge. So speedometer. So ayun yung kanyang odo. So may mga kulang gaya ng orasan. May orasan ba to? So ayan, meron siyang eco mode. Parang wala na. So tingnan natin ang kanyang ilaw guys sa harapan. So ayan, tingnan natin ang kanyang signal light. So ayan, sa likod, ayan, simpleng simple. Napaka-cute talaga ng scooter na to. Para sa akin, ito ang scooter na walang sisinuhin to eh. I mean, kahit lalaki ka, babae ka, bata, matanda, pwedeng-pwede tong motor na to. Kasi napakababa niya. As in, 750 ang kanyang seat height. So ako, 5'8 ako. As in, maraming sobra. Tingin ko kung 4'8 lang ang height mo or 5 flat, mga ganun, kayang-kaya mo to. So ang kanyang brake, silipin natin. Sa harapan, yan, disc brake. So sa likod, gaya ng Aerox ko, naka-drum brake lang siya. So ayan. Tapos ayan, meron siyang outlet dito. Yan. So bibili ka na lang nung ano, yung pang USB. Tapos ito, meron siyang clip dito. Tapos kanina, nalito ako sa pag-open ng kanyang upuan. Guys, baka kung sakaling bumili kayo ng ganito, huwag kayong matakot na ano. Medyo matigas lang siya pagka ginanon mo. Yun. Papalo na siya. As in pipitik. So ayan ang kanyang compartment. Walang helmet na kasi dito. Siguro yung ano, yung maliit na may nakikita ko, yung pang-aso. Kasi dito. Joke lang. So, ito ang kanyang fuel. Ito. Ang capacity niya is 4.2 liters.
So 4.2 liters, nag-a-average to ng 50 kilometers per liter. So malayo-layo na rin ng full tank nito. As in, makakatakbo ka na ng mga nasa 200 plus kilometers. So kung taga Manila ka, babiyahe ka ng Baguio, halos nandun ka na bago mo maubos yung full tank nito. So ayan, super basic ang kanyang left and right. Yun o, meron pang ano eh, parang tag. Start muna natin. Siyempre, high and low, left and right, busina. So ang kanyang off, ignition on. Meron ako isang napansin dito sa scooter na to. Sobrang lambot ng kanyang throttle. Para sa akin, medyo kung beginner ka, ingat ka dito, doble ingat. Kasi hindi siya biro, sobrang lambot. Napakadali niyang i-maneuver kasi ang laki ng turning ano niya eh. Hindi naman gaya ng big bike na kakapraso lang yung naliliko. So, it's time to test ride. Ang una kong naramdaman sa pag-upo ko sa motor na to, napaka-relax niya guys. Hindi ko alam dahil sa open ba yung bandang ibaba na to. Pwede ka pang maglagay ng bag kung nagdi-deliver ka ng Lazado or Shopee. Yan, may mga may legroom ka dito eh. Ayun oh, luwag. Napaka-relax nung motor na to kasi unang-una yung kamay ko, yan oh, naka-stretch talaga. Hindi guys, sa Aerox ko medyo nakaano ko ng konti, nakasubasub ng konti. So ang kanyang initial bite, ayos, maganda. And guys, tatandaan nyo, kung bago-bago lang kayo nag-scooter, etong preno sa kaliwa, sa likod dyan, no, rear brake, eto sa harap ang front brake. So ganun din naman sa big bike. Bale, sa mga manual, ito magiging clutch na. Lilipat na to sa kanang paa mo. Ito, same. Yung kanan na kamay mo, as in front brake yan. So, konting tip lang guys. Kapag magpepreno ka, kung gagamitin mo parehas, 70% sa harap, 30% sa likod, para safe. Or kung alalay ka lang naman magpatakbo, pwede rin naman kahit alin sa dalawa, pero mas safe yung ano, sabay mo silang ipepreno. Ganda na takbo nyo, napaka-relax guys. Iba. Siguro dahil yung upuan niya naka-straight, hindi gaya dun sa Aerox na alam mo yun, parang naka pababang ganun eh. Kaya hindi mo napapansin, unti-unti ka nang napupunta sa harapan, tsaka ka mag-a-adjust, gaganun ka, puta ka sa likod. Pero ito, di mo na kailangan mag-adjust. As in, kung saan ka umupo. As in, kahit saan ka makarating, kahit di ka na mag-adjust, ayos na. Oh, ayos oh. Nakaka-stretch pa yung paa ko. Uy, yeah. Ang ganda ng cut mo, kuya. Teka muna, baka malibang tayo. Halos tutukod na pala yung gas nito. Balik na tayo. And punta tayo sa kabilang bypass, doon sa may gas station. Ay, sarap gamitin ito. In fairness, pogi lang tingnan yung Aerox, pero sa comfort, dito ako. So again guys, wala tong radiator. So kinakailangan mong ipahinga kung maglo-long ride ka. Ngayon, kung may kasama ka ang naka-Aerox, naka-NMAX, naka-PCX,
yung mga scooter na may radiator na naka-design na talaga yun guys sa ano eh, sa mga long ride. So pakiusapan mo na lang sila na hinay-hinay lang. Huwag masyadong pipiga. O kung pumiga man kayo, huwag babad. Dapat lagyan nyo ng pahinga. So 9.3 horsepower ang tinataglay ng motor na to, pero malakas siya guys, malakas. Nasa 15 horsepower yata yung Aerox ko, pero yung arangkada niya halos ano eh, halos nandun eh. Tamo, simpleng ano lang, 80 na agad yung takbo. Tsaka maganda yung handling niya. Diba? Panalo eh. Ay, malapit ng tumukod. Magpakarga na tayo. Dito tayo sa kabila. Boss, full tank. Premium. Ayan guys, kapag manghihiram kayo ng motor, dapat pag sinoli nyo, full tank. Ha? Para walang masabi yung may-ari. Para hindi madala na pahiraming kayo. So this is 4.2 liters. So bago natin tapusin ang video na to, nais ko munang i-shout out. Eto ang dami. So apurahin natin tong shout out na to. Unahin natin si Arnold Fidel ng Bustos, Bulacan. Ayan, friend ni Boss John. Shoutout sa'yo. Kay Charlene De La Cruz ng Santa Rosa, Laguna. Shoutout. Kay Tol Joven ng South Korea. Shoutout sa'yo, Tol. Gilbert Velasco ng Pampanga, Tol. Shoutout sa'yo. Minsan ride ulit tayo. Kay Eric Hat ng Korea, Tol. Pasensya na, hindi na kita na isama. Shoutout. Kay Bel Passion from Saudi. Kay Paul Carpio, Christian Kim Carpio, and John L. Modantes. Shoutout. Maraming salamat sa inyong pagtutok. At kay ati nene Lucas na nasa Oman, shoutout sa'yo, ingat ka dyan lagi. Kay Cons Jeremy Regalado, shoutout sa'yo Cons. Kay Donna Precones, shoutout. Kay Ronald Fajardo and Kalapatid BQ Boys, shoutout sa'yo. Raymart Fajardo, yun bro, shoutout sa'yo. Kusina ni Maria by Anna Marie, shoutout. Kay Cons Arson Gutierrez, shoutout sa'yo. Michael Salamat, yun paring times, shoutout sa'yo. Sa Quadra Friends, ayan, kay JR, Janela, and Charisma, shoutout sa inyo mga kapatid. Sa anak ni paring Perds na si Margo, ayan, shoutout sa iyo. Kay Tol Mase and Tol Ian ng Candaba, shoutout sa inyo dyan, minsan pasyal ako dyan. Kay Boss Tristan, ayan, yung owner ng Lugawan sa Bukid, shoutout sa iyo. Kapatid na Harold and Cookie, ayan. See you soon mga kapatid, ingat kayo dyan sa Alaska. Sir Louie ng IPM, shoutout sa iyo. Minsan ride tayo ha. Kay Mark Anthony Del Rosario, bro, shout out. Kay CJ Salvador Ginto, ayun, kumpare ko sa Korea to, shout out sa iyo tol. At kay Tol Charlie and Tol Emer, ito mga suki natin to eh. Shout out sa inyo tol, maraming salamat sa inyong pagtuto. Kay Kuya Gray Francisco, ayan, anak ni Gian. Kuya Gray, shout out sa iyo ha. Lagi kang mag-iingat sa pagbabasketball mo ha. And kay Port Jasmine, Liam, Jorem, and Ate Mai, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok. And sa huling bahagi ng video na to, itatap speed natin to. Liit lang oh, ang cute. Pero ang gagawin natin, syempre din naman natin siya pupersahin. Itatry lang natin kung totoo yung 100 km na top speed niya. Let's see. Oops. Tingin ko kaya. Ang lakas eh. Oops. Ano? 80 agad eh. Oh, konti na lang. Oops. Kaya. Kaya. Oo. Para lalagpas pa. Oo. Tingin ko parang ano, nag 100 plus. Lumagpas siya eh. Teka, ulitin natin doon sa kabila. Pagkatapos ng kurbada na to.
malakas. Para sa isang 125cc, tatakbo ng 100, malakas yun ha. Lalo na stock to. Nasa 87 na yung tinakbo niya. Oh. Malakas to. Di ba nag-change oil to? Tapos nasa break-in period pa lang siya. Katapat naman kasi sa gilid eh. Aba naman pala. Sige. Got you. I got you. Oh, tamo. Hindi pa ako yumuyo ko niyan. Oh, 100 plus. Parang kaya pang mag 105 eh. Oh. Oh, nag-105 nga oh. Panalo. Malakas. Panalo. So, dalawang variant nga pala to guys. Yung standard and syempre yung kanyang top of the line. So, ang presyo niya is starting ng 79,000 and yung isa is 82,000 something. Parang 82,400 yata. Pesoses. Napakasulit ng motor na to. Yan ang ating final say. Sulit, masarap gamitin, mababa, tipid. Yung halos lahat pang daily use. Kung nagtatrabaho ka, kailangan mo ng service, or kung estudyante ka, pangpasok sa school, kung mahilig kang magluto, papunta-punta sa palengke, ganun. Kung meron kang negosyo na kinakailangan eh araw-araw nasa palengke ka. Ayun, pwede to. Pwedeng-pwede. Sa 50 km per liter, napakatipid nun, guys. Tapos, ang dali niya pang gamitin. Sulit. So, this is Yamaha Mio Gear. Ito yung latest version ngayon. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa inyong suporta. And, nasa 12,000 subscriber na tayo, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi tayong mag-iingat. And laging tatandaan, prayer is the best gear, not so two wheels.